seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Hey guys, ito, magpapakabaliw tayo ngayong araw na to. This is our 100th video. Parang gusto ay, pangatawa na mo yung baliw na yun, pangatawa na mo yan. Hindi ako mapayag doon din natin Laguna Loop na mangyayari ngayon. Ha? Napakadaming gumawa na yan. Gagawa tayo ng kakaibang Laguna Loop. Ayan, yung mga kasama natin. Kailangan ko pasok tayo. Sogit, Sprikitik, Tek, Kumure. Ayan, so mabaliw tayo kasi wala tayong ensayo. Tapos yung dadaanan natin nakakabaliw, may sira ulo mo. Natin pala. Bahala na sila. Laguna Loop reverse, pero eto, hindi ko alam, bahala sila. Ngayon, nag-uusap pa kami mamaya. Hindi, mamaya, tahimik na kami lahat. Hindi na kami mag-uusap mamaya. Wala nang usap-usap mamaya. Ito na yung last na... Mag-uusap. Dialogue ng vlog na to. Puro kalsada na lang. Makikita sa video. Lahat na kayo po na. Let's go! In the morning. Ayan, yung mga kasama natin. So Be It and Sprikitik. Mapudol tayo dito sa mga tong ngayon. Laguna Loop has become a staple long ride to all bikers. Personally, I do not recommend it for beginners since endurance game pa rin siya. Pwede siyang gateway into 200 kilometers and above rides para sa nagsisimula pa lang sa ganoong distances. This is my second crack at Laguna Loop. Nung una, clockwise. Ngayon, reverse naman. Meaning, mauuna yung mga cities ng Laguna. Most perceive reverse as mas mahirap na version of Laguna Loop. Pero siguro depende yan kung saan mong gagaling at yung preference ng rider. Hindi rin yung usual loop yung una ko since it is through halo-hala. And now, this also has a twist kasi may halong 7 uphills and marilaki before traversing Rizal. Sabi ko, umuwi na kami. Alam niya na, pag may mga ganyan na mga tindahan. Pansot. Mimi. Mga
Tagos! Tagos! Ay, daw-taw ulit. Medyo natagal lang kami mag-repair nung interior. So, laki nung pa ako. Konti na lang. Dito na ito, okay. Kamera na ito, paano eh? Power na ito, kamera mo? Pa Louisiana. Dito tayo, kaliraya. Dito tayo, bitak. Sarap ng hangin. Puno. Ahon. Lumban marker. Saan na tayo sa paete? Ay, diyan kami rin sa kaliwa na to. Diyan kami nagpahinga ni Sir Derek na ito. Paete Laguna. Ay, paete Laguna. Sayang. Ganda no signage ginagawa.
nakapagpaliwa tayo dito. Kakain kami sa KM107. Mas malapit dito sa side na to. Pangil na to eh. Pangil Laguna. KM107. Tumagpas kami eh. Ito na. KM107 is quite new. Last year lang nag-open. Located at Pangil, Laguna. Affordable and tasty yung food. Very friendly to bikers, particularly Laguna loopers. May mural sila na pwede mag-picture featuring the Laguna Lake na iikutin mo pag nag-Laguna loop ka. Google Maps nyo lang mararating nyo. Palabas ng KM107 at papuntang mga bundok na. Mga kasama ko. Woo! Here we go. Pami Laguna. Reverse Laguna Loop via 7 uphills na to, itong ride na to. Medyo pulikat na ako eh, pero tsaga-tsagayin na lang natin. Uling long ride ko yung Labi River pa, December. Kaya medyo tinatabla na kagad tayo ng pulikat. Wala tayong ensayo. Maraming masyadong ganap simula nung before Christmas, mga kailangan asikasuhin, kaya no ride. Kahapon short ride lang, tapos ganito kagad. Bale, may mga kasama naman tayo, kaya kung ano man mangyari, may mga katulong naman. May mga abala tayo. Ayan, so pasa sa 7 up hills to. Maganda lang dito, first time. Saka yung arko ng Infanta. Tama? Makapunta na. Ayan, so sana ano lang. Makasurvive. Okay na eh. Makasurvive lang. Saan tayo papunta? Laguna Loop po. Via 7 up hills. Okay. Let's go. Reaction na din. Going in 7 up hills. So Laguna Loop. Imbis na mabitak. 7 up hills. Let's go. Puli-pulikat na. Agad yan. Atarik na ba yan? Ha? Atarik na?
Bubawaan ko na. Sagad mo na. Okay. Oh, first bukod. Dahilan ka mo. Tayo! Yun eh! Seven Up Hills is in Santa Maria, Laguna. This road is around 10 kilometers until you reach Marilaki Highway near Infanta Arch. Gradient is around 10-16%, but grueling, especially before the signage part because wala siyang recovery. Pagtapos nun, mahaba-haba pa at may isang kilometro na rough road. Na tayo dito. 7 appeals for more. Hey! Dito tayo. 7 appeals. 7 up. 7 up pulikat. After that, wala na ako masyadong footage. Pulikat at tulak na ang inaabot ko. Parang Silent Hill. Grabe to. Grabe yung klima dito. Mountain Province. Infanta. After one of my most punishing climbs,
Finally, Infanta Arch. Infanta Arch is quite a sight at very popular sa bikers and motorcycle riders. To get here, aaon ka either sa Marilaki or sa 7-Up Hills. Pick your poison. Dahil mataas na lugar to, medyo iba yung climate. Like inabutan namin, ulan at sobrang daming fog. Napakalamig. So syempre, ganun pa man. Picture. Took some photos and shots as best as we can in the rain and fog. Kaunting cool down para sa pinalikat na legs. It was a big help. Dahil may aahunin pa uwi and padyak pa of another 100 kilometers. Kailangan na rin umalis dahil gagabihin na talaga. It's time to go home. From Infanta Arch. Oh, grabe yung... ano dito? Klima. Woo! Grabing ride. Lights on tayo. Grabe, hindi mo kakakataan eh. Nakatanggal ng pulikat yung ano, lamig. Sarap. Sana mawala na para makauwi tayo ng matiwasay. Uy, maagawang liwanag nito. Sana may magandang kuha. Sa kaliwa na yun, yung 7-Up Hills. Sobrang gabi na. Hindi
dito na matatapos ang vlog na ito. Matyak-patyak pa kami, malayo-layo pa. Para makompleto pa rin yung loop. Pitch Black Marilake, continued on until Sampaloc Descent to Tanay, Baras, Morong, Cardona, Binangonan, Angono, Taytay, then C6. Last stretch to the south to complete this reverse Laguna Loop, extreme. Finished at around 2 a.m. One hell of a first long ride for 2022. Wish I had the conditioning. Pero sa ganito na tayo nabubuhay lately. Pushing it through kahit alanganin ang odds. Hope you enjoyed this video, and once again, huwag mag-iiyang mag-subscribe.